Binakbaka na po nitong si Senator Joel Villanueva, mga kababayan, si President BBM, lalong-lalo na yung sinabi niya sa SONA na 5,500 na natapos daw na flood control projects. Tanong ni Villanueva, nasaan na ang mga ito? Oh, napinaglaanan pa daw ito ng 1.4 billion pesos kada araw, mga kababayan, ha? This year, tapos next year, ganun din daw ang hinihinging budget ng gobyerno, mga kababayan, para sa flood control projects. Tapos sasabihin daw ng presidente na dahil ito sa basura at climate change, hindi na daw alam ni Villanueva, mga kababayan, kung anong ibig sabihin ng flood control. Dahil alam naman natin eh, nung tinanong si PBBM na kumusta na po ang inyong plano sa flood control, eh sabi niya, hindi po napapanahon ang tanong na yan. This is not the right time to ask that kind of question. Panoorin po natin itong mga birada ni Senator Villanueva, mga kababayan. Tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Anong silbi nyo dyan, mga politiko? Nawala na tayo ng ano, mga kababayan, sa ating mga politiko, no? Ng respeto. Lalong-lalo na yung mga namumuno dito under the Marcos administration. Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 control projects, flood control projects, ang natapos na. Oh, palakpak ka na mga... pati si Villanueva pumalakpak eh. Kitang-kita na sa dalawang mata natin eh. Pumalakpak ito si Villanueva. Nasaan ang palakpak mo ngayon? Bawiin mo, Villanueva. At marami pang ginagawa sa buong bansa. With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the president being misled? Yan din ang tanong ni Super Ate, mga kababayan. Binibigyan niyo ba ng mali-maling report ang ading ko, ang kapatid ko na si Baby M? By the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects? Pati ito si Villanueva nagtatanong na, pero hey! Joel! Joel! Bakit sa amin ka nagtatanong? Bakit hindi mo tanungin? Ito, presidente mismo. Di ba yung mga tanong ganyan, mga kababayan, yung taong bayan na wala tayong access sa Pangulo? Kayo mga senador, kayo eh. Bakit parang binabalik na sa amin ang tanong na parang kami ba ang may kasalanan? Taong bayan ba? Pumunta ka sa Pangulo? Tingnan mo ang report nila isa-isa? Ipa-audit nyo kung nagawa nga ba? Tapos kung hindi nagawa, ay panagutin nyo! Pasuhan nyo! Iparefund nyo, ibalik ko sa taong bayan yung ginastos sa pera. Apparently, mga kababayan, billions and billions of pesos, trillions sa siguro overall. Tapos wala, nauwi na sa baha, inanod sa baha ang bilyones natin, mga kababayan, na natapos na ng DS, ng DPWH. Karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada. Pati tao namatay. 30 plus na po ang namatay, mga kababayan. Dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Last year, Mr. President, ipinagmalaki pa sa atin ni Secretary Bonoan ng DPWH na magiging game changer ang flood control project ng DPWH sa Central Luzon. Wow! Last year, nagmayabang, mga kababayan, na ang proyekto ngayon ay game changer. Game changer nga, kasi binaha. Testigo po yan si Chairman Revilla, si Senator Coco Pimentel, ang ating Senate President ngayon, Chis Escudero. Mr. President, hindi po pwede nasasabihin na lang po natin sa taong bayan, malakas kasi ang ulan. O di kaya, maraming tubig ang ulan na dala ng bagyo. Hindi po ito katanggap-tanggap, Ginoong Pangulo. Yan kasi ang reason, mga kababayan, ng gobyerno ngayon. Malakas na talaga ang ulan. Maraming tubig. Villanueva na mismo nagsabi, hindi yan katanggap-tanggap. Hindi naman po tayo nagpapanggap na eksperto sa usapin na ito. Pero wag naman po sana natin gamiting dahilan ng climate change. PBBM, makinig ka Binibira ka Baka magurgur na naman ito, mga kababayan. Akala natin na yan, loyal. Pero
Mabuti naman ha, at nanindigan ka ngayon, Villanueva, dahil nabahaan sila eh sa Bulacan, taga Bulacan. Marami siguro properties ang lumubog dyan, kaya galit na galit. Oh, sabi kasi ni PBB, mga kababayan, ay climate change, basura. Oh, sabi ni Villanueva, hindi yan katanggap-tanggap na reason. Pero wag naman po sana natin gamiting dahilan ng climate change. Magpapagawa ka ng proyekto tapos sasabihin mo hindi mo alam kung uulan, hindi mo alam kung babagyo. Flood control, pero wag niyong itanong sa panahon ng baha, ha? Mamaya na kayo magtanong sa tagtuyot. Hindi mo alam kung baba, flood control nga po yung proyekto eh. Hindi ko na po alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo, Senate Minority Leader. Hindi ko na alam. Ano ba yung control na tinatawag? Walang control. Parang flood uncontrolled. Walang baterya yung control. Wala kahit katiting na control tayong nakita nitong mga nakaraang araw. Tapos yung mga pumps daw, mga kababayan, no? Yung mga pumping station na dapat sana'y hihigop sa tubig baha papunta sa dagat. Ay hindi umandar daw, mga kababayan. Ang reason, ano? Walang gasolina! What? Diyos mayo, 1 billion, 1.4 billion per day ang gastos. Tapos hindi napaandar daw, mga kababayan, dahil walang gasolina. What? Wala kayong pambiling gasolina, mag-donate kami. Wala po bang mga datos o pag-aaral ng mga katulong sa pamahalaan para implement ito? At ngayong taon po, anong walang datos, mga kababayan? Bilyones po ang gastos ng gobyerno, mga kababayan, ha? Sa yearly na feasibility studies. Smeo feasibility studies. Tinignan ko na po yung NEP. Puro studies, walang gawa. 1 billion a day pa rin, Mr. President. Magkano? At ngayong taon po, tinignan ko na po yung NEP. 1 billion a day pa rin, Mr. President. Taon, alam nyo, sa Bulacan, kahit po ang mga kalsada na hindi madaanan dahil sa baha, 10 or 15 years ago, and I'll say this, looking at each other's faces, looking at each one of you, eye to eye, Mr. President. Oh. Ate kayo eh, problema, part of the problem. Dahil isa lang po talaga ang problema dyan, mga kababayan. Ang kurakutan dyan sa gobyerno. Na huwag na kayong magmalinis dyan sa Senado, sa Kongreso, at lalong-lalo na daan sa taas-taasan, ang talamak na korupsyon. Sa halip na ipagawa sa proyekto, ibubulsa. The past 10-15 years ago, yung parehong mga kalsada na not possible, passable. Not possible pa rin. Ewan ko po sa inyong mga lugar, Ginoong Pangulo. Ewan ko po sa lugar ng ating mga kasamahan dito sa Senado. Ang tanong ko lang po, hanggang kailan ba tayo gagawa ng feasibility? Ang nangkurakot yung mga opisyalis dyan sa gobyerno. Study na hindi naman po maiimplementa pag meron na naman feasibility study. Tapos, after this, ako naturuan, sisihan, parang malilinis, mga kababayan. Mga Poncho Pilato, akala kong walang kasalanan. O ngayon ho, sa NEP, tinignan ko ngayong taon na ito, 27 billion DPWH alone, ang feasibility study. Feasibility study pa lang yan, mga kababayan, 27 billion. Hindi pa yan ang actual project, ha? Study pa lang. Parang record lang yan, as survey. Ganyan ba? Sino binabayaran nyo sa feasibility study? Apply kami. Pakikiusap po ako, Ginoong Pangulo. Billionaires. Pakikiusap po ako sa bawat isa na naririto. Sa aking mga kasamahan sa Senado. Nagsasawa na rin po ako. Humarap sa aking mga kababayan, Mr. President. Taon-taon na lang. At sasabihin po sa akin, yung hanggang dibdib na baha, Mr. Hanggang dibdib lang? Hanggang Senator na. Ngayon, lagpas tao na. Ganun na lang po ba? Second tatanggapin floor. Natin, Mr. President. Ayon po sa datos ng PSA, halos 500 billion pesos na ang halaga ng pinsala na dulot ng bagyo at iba pang sakuna sa ating bansa sa loob ng isang dekada. 10 years, Mr. President. Pero pag tinignan niyo po yung gastos natin, 500 billion daw ang damage sa mga kababayan, sa baha. Hello! I-add nyo yung nagastos sa flood control dahil kabilan nyo sa damage eh. Aside sa actual na mga kababayan, damage sa mga tao. And damage din na binadyat sa flood control. Napunta na yun sa baha eh. Naanod na rin ng baha. As good as gone. Dahil apparently, hindi gumagana. Sa flood management program alone in the past 10 years, Mr. President, it's 1.14 trillion pesos. Trillions! 1+1, Mr. President. We need a comprehensive plan. Umabot na pala sa trillion, mga kababayan, ang nasayang. Dress flooding. Now, more than ever. Ang tataba na ng bulsa siguro, no? Before, because even according to study by climate
central and independent organization of scientists, major cities in NCR could be submerged in water by 2050. The same study also indicated that our home province, my home province in Bulacan, could suffer the same fate mas mabilis. Oh. What? So anong masasabi niyo dito mga kababayan na pati itong si Villanueva ay nagsasalita na? Oh. Na siya na mismo, nasabi, may silbi pa ba tayo? Sisihan na sila mga kababayan. Lalong-lalo na sinisisi na niya ang presidente na nagyabang sa zona na 5,500 daw ang flood control na apparently wala ni isang dumana. Anong masasabi niyo dito? Post the comments.